call, makiki-update kami kay ano kay Alice Go kung kamusta naman po siya. Like, ano ba yung regular schedule niya para naiintindihan ng tao na walang special treatment dyan sa inyo? Maayos naman po. Wala tayong negative report or any incident for that matter tungkol sa kanyang 2 nights na stay sa Pasig City Jail Female Dormitory. Sa monitoring natin, kaninang umaga, gumising sila ng bandang 6 para sa head count nila. Ito ay requirement sa lahat. 4 times a day tayo nagbibilang, random times ito. So pumila naman daw siya at maayos naman, compliant naman siya. Sumusunod naman sa patakaran natin. After nun, breakfast ng jail natin ay sotang hon with sayote. Ito po ay soup. And then ang lunch niya naman ay sinigang na manok with 1 cup of rice. Ito yung menu natin ngayon. Okay. So, kamusta naman sir siya? Kung okay na kumakain siya ng normal na ano niya, food? Or umibili pa ba siya? Parang sitwasyon niya? Binigyan naman po siya ng pagkain ng jail natin. At kung ano yung kinakain ng pangkaraniwang PDL, ayun din naman talaga ang ibibigay sa kanya. Tapos, nagbo-monitor din tayo kasi allowed naman po silang bumili sa commissary o jail commissary natin. Okay. And yun nga, ang monitored natin kasi, ang purchase niya na monitor natin is coffee, yung kape, at noodles. So, yun lang naman ang so far na wala pa rin naman nagpapaabot ng pagkain sa kanya. Although, in-advise namin siya with sa lawyer niya na pwede naman siya magpaabot ng pagkain. So far ngayon po kasi lawyer pa lang ang visit. After tanghali, siesta na ba? After tanghali po, ito yung tatanggap na sila ng bisita. Sa lahat po yan ng nakakulong doon, 1 p.m. to 5 p.m. Okay, so far may mga bisita po ba siya? Wala po tayong na-monitor na bisita dito at lawyer lang po ang bumibisita sa kanya ngayon. Everyday? Hindi naman? Hindi. Okay, so ano, after ng hapon, ano ng next, sir? Bumisita man o wala, anong next? After ng hapon, yun na yung mga balik ulit ng selda nila. And usually naman, preparation na lang bago matulog sila. And then regular meals, lunch, and dinner, nasiserve naman yun during that time. Ano yung itsura na higaan nila, sir? Pa-describe nga, sir. Yung may linoleum, okay ba yan? Siya po ay nakakulong ngayon sa isang selda na may 43 siyang kasama, pang 44 po siya. Okay. At meron itong laman na mga higaan na triple deck na bed bunks. Okay. At doon po siya na ilagay sa second level. Doon po sa bed space na yun, meron po siyang katabing anim, tabi-tabi silang matulog. At may sarili naman itong ventilador. Share nga lang din po sila. Wala po itong kutsyon, gamat may unan naman po. At ang higaan na ito ay isang 3/4 inch na plywood na nakabalot sa linoleum para yun nga po ang feedback ng ibang nakakulong doon ay para just in case may surot ay hindi tumagos. Meron din po itong banyo, shower and toilet na 4 units na pinaghahati-hatian nila. Sharing po itong common toilet and bath nila. Oh, okay. So, initially sir, mayroon ba siyang complaint dito sa ano natin? Higaan or ano? Wala naman po siyang complaint. Yun nga po, masunuri naman sa ating jail rules and regulation. At yun nga lang po, tinututukan natin ngayon yung pagpapacheck up sa kanya. Okay, regarding check-up, sir, di ba dati dumating siya dyan, may ubod sipon? Kamusta daw sabi sa medical niya? Meron pa din naman pong slight cough na pina-check up din po kahapon. Meron po tayong doktor na kasama rin sa Senate hearing at sa jail na chine-check up naman po siya at okay naman po so far ang kanyang kalagayang pangkalusugan. Although ongoing pa rin po at kung kailangan pong ipa-check up pa rin o may sariling doktor, pwede naman po. Okay. So may cough pa pala until now, gano'n? Yes, may cough pa rin po. Mild cough, sabi po ng aming doktor. Pero hindi ba yung nakakahawa para sumakasamahan niya? Okay na yan? Hindi naman po ito nakakahawa kasi tiningnan naman po natin yung mga possible na makahawa katulad ng COVID-19 at tuberculosis. Negative naman po. Negative siya. Okay. So sa schedule naman niya, ano pong upcoming schedule niya, sir?
Ang schedule niya po ay sa 27, dalawa po yun, isang congress hearing at isang arraignment sa kanyang kaso. Okay, so ano lang final, sir? Meron lang final arrangement? O, nakapag-coordinate na po tayo sa RTC at sa Congress regarding this schedule kasi sa isang araw. At meron naman po itong pag-uusap na sa oras. Yung isa sa umaga, ang kanyang sa court hearing, at hapon naman po yung sa Congress. Okay. So, paano yun? Online ba yan? O haharap talaga sila? Video conferencing po yung sa court natin. Okay. And dun sa Congress po ay face-to-face na pagharap. Okay. So, hapon yun, sir, no? Tama po. Okay. So, meron ba siyang libro? Kasi dun sa Krami, gusto niya yung driven life? Purpose-driven life. So, dito po, meron ba siyang special request? Or... May dala po siyang libro nung siya ay na-commit during the booking procedures, at isa nga po yun sa mga nakita natin sa dala niyang gamit na pinakiusap niya, at allowed naman po kasi ang reading materials at writing materials. So, yun lang po yung pinagbigyan natin, libro at writing materials niya po. Nagsusulat ba siya sa gabi, sa diary? Hindi po namin napansin, pero yung parang ano lang po, notebook lang naman. Notebook. Tapos meron siyang, yung libro, yun pa rin ba binabasa niya, purpose-driven life pa rin? Di ko na mo nito. Malay nyo. Anyway, so, ngayon sir, tawag dito, meron na ba siyang, di ba, una ata, hindi siya nakikipag-mingle with the other inmates. Ngayon po ba, nakikipag-mingle na siya? Okay naman, nakikipag-usap na rin siya sa ibang mga PDL natin. At okay naman so far, at normal naman ang situation talaga doon. Okay. Just like any other PDL, kung paano din ang adjustment nila. Okay, nakakaligo naman siya ng normal? Nakakaligo? Yes, available ang 4 ang toilet and bath doon, at available naman ang water supply natin. Wala namang hindi naman nagkukulang sa supply. So okay naman. Okay, with the extreme heat ngayon, sir, hindi ba siya ventilation niyo kamusta, sir? Ang ventilation po doon, provided naman po ang ventilador bawat level ng higaan. May industrial fan din tayo doon. Ang design din naman ng building ay tagusan ng ventilation. May exhaust fan din na malaki, industrial size din. So, okay naman po ang ventilation, malinis, maayos din naman ang kulungan. Okay. So, ano pa mga, si lawyers naman niya, anong inaan nangyayari? Meron ba mga pakiusap sa inyo? Wala rin pong pakiusap sa, okay naman. Generally talaga, normal lang naman, just like any other PDL. Even ang pamumuhay niya at yung pakikitungo din sa ng mga lawyer. Okay naman. Okay. So yung magandang paliwanag niyo, sir, kasi doon ko lang nalaman na may budget lang dapat na hawak pala. Ano pa, kwento nga, sir, ano bang sistema sa ganyan? Sa ating po kasing jail commissary, sa ating mga jails, may allowed budget. Bawal ang excessive money sa PDL. Okay. Kaya po ito ay highly controlled sa jail natin. At dito, nagpapadala sa lawyer o nagpapadala sa kamag-anak. At ang budget natin dito ay 2,000 per week o maabot ng 8,000 per month.